Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Happy weekend po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon po, patuloy pa rin ang mahinang habagat or southwest monsoon dito po sa western section ng southern Luzon. Pero inaasahan po sa mga susunod na araw ay posibleng muli magbalik ang habagat. Samantala, sa labas naman ng ating PAR ay meron po tayong namataan na low pressure area. And as of 3 in the morning ay nasa 1,265 kilometers ito sa silangan ng Mindanao. Possible po within the next 24 hours ay unti-unting lalapit ito sa ating PAR hanggang sa makapasok po by around tomorrow morning. Pero bago pa ito tumama sa ating kalupaan sa Visayas at Mindanao ay posibleng malusaw na ito dito sa karagatan. Ngayong araw po, malaking bahagi ng Luzon simula pa lamang sa tanghali ay magkakaroon na ng mga pag-uulan. Sa umaga, meron na tayong mga localized thunderstorms or isolated rain showers dito sa may katimugang bahagi ng Bicol Region as well as mga probinsya ng Romblon, Oriental Mindoro, and Marinduque. Sa tanghali, tulad ng nasabi ko kanina, possible na yung mga localized thunderstorms dito sa may northern and central Luzon, gayon din sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, and almost the entire Mimaropa. So kung lalabas po ng bahay, ay magdala po agad ng payong. Then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, mas maraming lugar pa or mas magpapatuloy pa yung ating mga localized thunderstorms and even in other areas, possible po ang mga severe thunderstorms o yung mga kalakasan na hangin at ulan. Kahit panag-iingat po natin ang ating mga kababayan sa posibleng flash floods at landslides. For Metro Manila, ang temperatura ay mula 24 hanggang 33 degrees Celsius, habang sa Baguio naman ay mula 17 to 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, as early as this morning, possible na yung mga localized thunderstorms, yung mga isolated rain showers dito po sa may eastern Visayas. At sa natitirang bahagi po ng Visayas, mostly cloudy skies na. Pagsapit ng tanghali, mas maraming lugar pa dito sa may eastern Visayas and even dito sa may Panay Island, possible na yung mga localized thunderstorms. Sa malaking bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan ngayong umaga. At pagsapit po ng tanghali, malaking bahagi na ng northern part of Mindanao, itong Zamboanga Peninsula, as well as Northern Mindanao and Caraga Region, possible na po yung mga localized thunderstorms. Sa hapon hanggang sa gabi, ilan lugar pa dito po sa may Davao Region at dito pa rin sa may Caraga Region, possible pa rin po yung mga localized thunderstorms and in other areas, partly cloudy to cloudy skies. For Metro Cebu, mula 26 hanggang 31 degrees Celsius tayo ngayong araw, habang sa Metro Davao may kainitan po hanggang 33 degrees Celsius. Ngayong araw po, mahina pa rin ang alo ng ating mga karagatan, so wala pa rin tayong gale warning at wala pa rin tayong inaasahan na sea travel suspensions. Pero kapag meron tayong mga thunderstorm, possible po yung hanggang 2 metrong taas ng alon or halos isang palapag ng gusali. And in the coming days, unti-unting tataas ang mga pag-alon muli dahil sa pagbabalik ng habagat. Inuulit natin, no, simula po sa Linggo at hanggang sa kalagitnaan po ng susunod na Linggo ay asahan natin ang paglakas ng southwest monsoon or habagat, makakaapekto po ito sa malaking bahagi po ng Luzon and Visayas. And worst case, possible po tayo na may mabuo na isang circulation or even low pressure area sa bahagi ng Luzon. For Metro Manila po, as early as linggo ng umaga, magiging maaraw naman or fair weather conditions. So simula pa lamang sa tanghali, asahan yung maulap na kalangitan at most likely magkakaroon na po tayo ng mga localized thunderstorms bukas ng hapon hanggang gabi. Then pagsapit po ng Lunes at Martes, mostly cloudy skies na tayo sa umaga pa lamang, bagamat mababa pa ang chance ng mga pag-ulan, pero pagsapit po ng hapon hanggang gabi, nandiyan na yung mga localized thunderstorms, epekto po yan ng southwest monsoon. Temperature natin is from 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po at nagbabalak mamasyal po sa Baguio City, Linggo hanggang Martes, asahan natin yung bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan sa umaga. Sa tanghali, hindi pa rin kainitan hanggang 24 degrees Celsius. Pero pagsapit po ng tanghali hanggang gabi, ay nagkakaroon na ng mga makakapal na ulap at possible itong magdulot ng mga malalakas na mga pag-ulan, bahagyang epekto na rin po ng southwest monsoon. Sa ating mga kababayan po sa Bicol Region, kabilang na ang Legazpi City, asahan po natin Sunday and Monday,
mostly cloudy skies tayo, epekto po yan ng habagat. So as early as morning, possible na po yung mga kalat-kalat ng mga pag-ulan at mga thunderstorms. Then pagsapit po ng Tuesday, magandang panahon na ang mararanasan, madalas magiging maaraw at possible lamang yung mga saglit na pag-ulan. Sa atong mga kaigsaonan din ha, sa Metro Cebu, Sunday, posibleng maapektuhan po tayo ng habagat, mostly cloudy skies, bagamat nagpapakita si haring araw sa umaga, sa tanghali hanggang sa gabi ay mataas ang tsansa ng pag-ulan. Pagsapit po ng Lunes at Martes, pwede pong maglaba dahil maraming panahon po magiging maaraw naman at meron lamang mga pulupulong pag-ulan sa hapon. Temperatura is mula 26 to 31 degrees Celsius. Panghuli sa atong mga kaigsaonan din ha sa Metro Davao, generally fair weather conditions po tayo sa susunod na tatlong araw, so wala naman tayong effect from any weather disturbances or habagat. Sa gabi hanggang madaling araw, dyan po mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorms o yung mga saglit na pag-ulan. Si haring araw po ay sisikat 5:42 ng umaga at dulubog ito 6:20 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ako po si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang solusyon.